Marshall Peak, Kabanata 1233. Paglalakbay ng mas malalim. Hindi nagtagal, dumating si Yang Kai sa kanyang harapan. Matapos ayusin ang kanyang paghinga, ang espiritu ni Dai Yuan ay bumuti ng husto. Nang lumakad si Yang Kai, nagkataon na iminulat niya ang kanyang mga mata, halatang naramdaman niya ang presensya nito, ngunit nagpakita siya ng nag-aalangan na tingin sa kanyang mukha, na naging dahilan ng pagka-curious ni Yang Kai. Junior Brother Yang, naubos ko na lahat ng recovery pills ko, may extra ka ba? Maaari akong bumili ng ilang para sa St. Crystals. Nang ibuka ni Dai Yuan ang kanyang bibig para magsalita, bahagyang kumislap ang kanyang magagandang mata. Walang pakialam si Yang Kai sa puntong ito. Bagamat kakaiba na ang babaeng ito ay aktwal na naubos ang lahat ng kanyang mga gamot sa pagpapagaling, sa pag-iisip tungkol dito, naisip niya na marahil ay hindi niya inaasahan na siya ay pumasok sa ikatlong layer, kaya't makatwirang para sa kanya na kumain ng napakaraming mga table tasks. Kaya't nang walang anumang hinala, naglabas si Yang Kai ng isang bote ng mga table tasks mula sa kanyang space ring at itinapon ito, bahagyang nakangiti habang sinabing, "Hindi na kailangan ng St. Crystals, ito ay isang bote lamang ng mga Pildores, hindi gaanong halaga ang mga ito." Sinalo ni Dai Yuan ang bote at nagpakita ng pasasalamat, tumango. Kung gayon, magpapasalamat si Dai Yuan kay Junior Brother Yang. Mabuti, magpatuloy tayo sa ating lakad. Sabi ni Yang Kai bago manguna. Pagkaalis ni Yang Kai, binuksan ni Dai Yuan ang bote ng mga table tasks at iniwas ang tingin sa mga iyon. Matapos makitang malinaw ang anyo ng mga table tasks sa loob, hindi napigilan ang kanyang malambot na katawan na bahagyang manginig nang makita ang ecstasy sa kanyang mukha. Nang iangat niya ang kanyang ulo at muling tinitigan ang likod ni Yang Kai, ang kanyang pares ng magagandang mata ay kumislap sa panonobik at panatisismo, at agad niyang iniligpit ang mga table tasks nang walang sabi-sabi bago nagmamadaling sumunod sa kanya. Ang ikatlong layer na flame area ay talagang hindi mabilang na beses na mas mapanganib kaysa sa unang layer. Bagamat magkatulad ang kapaligiran ng dalawang layer, ang mga panganib na nakatago sa loob ay ganap na naiiba. Nang lumakad si Yang Kai sa unang layer, maliban sa makatagpo ng malaking bilang ng mga fire spirit beast sa kakaibang lambak ng bundok kung saan kailangan niyang gumugol ng kaunting pagsisikap upang malutas ang sitwasyon, karaniwang naglalakad siya sa pangalawang layer ng walang anumang pasanin, hindi man lang kailangan na iikot ang kanyang Saint Chi para protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa ikatlong layer, kailangang patuloy na iikot ni Yang Kai ang kanyang Saint Chi upang labanan ang mga heat wave at lason sa apoy. Hindi lang iyon, ngunit ang mga fire spirit beast dito ay hindi mababa sa grade, lahat sila ay mga 7th order o 8th order exists. Bilang karagdagan sa mga fire spirit beast na ito na maaaring lumabas mula sa mga bitak sa ilalim ng lupa, mayroon ding iba't ibang kakaibang mga hadlang. Ang mga fire spirit beast na ito ay hindi nagdulot ng malaking bantaki na Yang Kai at Dai Yuan. Hanggat hindi sila masyadong marami, madali silang mapatay ng dalawa at makakapag-ani ng ilang fire crystal stones. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang pagbagsak ng grupo ni Wei Gachang, naging mas mapagbantay si Yang Kai sa ilang tila mapanganib na mga lugar. Kapag nadiskubre niya ang mga ganoong lugar, iiwasan niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya, at kung hindi niya magawa, lihim niyang gagamitin ang kanyang Demons of Annihilation upang makita kung may anumang panganib. Habang nasa daan, bumibilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Kung hindi dahil sa kanyang Demon Eye of Annihilation, isang divine technique na nagpapahintulot sa kanya na makakita sa pamamagitan ng mga ilusyon, siya at si Dai Yuan ay nahulog sa hindi bababa sa limang magkakaibang mga hadlang sa nakalipas na ilang araw. Ang mga hadlang na ito ay napakahusay na nakatago at hindi isang bagay na matutuklasan ng isang cultivator ng Saint King Realm. Sa sandaling matrigger ang mga hadlang na ito, tinantya ni Yang Kai na hindi magiging mas mabuti ang kanyang wakas. Dahil lihim na ginagamit ni Yang Kai ang kanyang Demon Eye of Annihilation para pangunahan si Dai Yuan sa mga mapanganib na lugar na ito, walang napansin ang babaeng ito mula sa Colored Glass Sect, ngunit lihim niyang naramdaman na ang pangatlong layer na flame area ay hindi naaayon sa kanya. Pangalan. Hindi niya naiintindihan ang mga panganib dito at basta na lang sumunod sa likod ni Yang Kai ng madali. Gayunpaman, kahit na ang Demon Eye of Annihilation ay ang divine technique ng Great Demon God, nakuha lang ito ni Yang Kai sa ibang pagkakataon at pinino ito para sa sarili niyang gamit, kaya hindi ito makapangyarihan sa lahat. Sa huli ay nahulog silang dalawa sa isang hadlang na kahit si Yang Kai ay hindi napansin. Sa sandaling na-trigger ang hadlang na ito, biglang nagbago ang paligid. Ang orihinal na sobrang init na teritoryo ng flame area ay biglang naging malamig at dumaan ang mga umaalulong na hangin sa kanila habang ang malalaking snowflake ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. Biglang nagiba ang kapaligiran kumpara kanina. Ang hindi maipaliwanag na nabuong mga icicle ay umatake mula sa lahat ng direksyon. May mga wind dragon din na nagkukumpulan sa paligid. Iniluwa nila ang malamig na chi na maaaring magpalamig sa buong katawan ng isa. Itinago nila ang malamig na chi sa kanilang mga wind blades, kaya napakahirap itong harapin. Sa kabutihang palad, sina Yang Kai at Dai Yuan ay parehong alchemist,
Ang isa sa kanila ay Nagalinang ng isang katangian ng Yang na Secret Art habang ang isa ay Nagalinang ng isang Fire Attribute na Secret Art, kaya ang kanilang Saint Chi ay nagawang pigilan ang mga hadlang dito. Gayunpaman, tumagal pa rin sila ng 2 hanggang 3 araw upang pilitin nilang masira ang paghihigpit at makatakas mula dito. Sa prosesong ito, dumana si Dai Yuan ng ilang mga pinsala, at kung hindi dahil sa pagligtas sa kanya ni Yang kaysa isang kritikal na sandali, ang kanyang mga pinsala ay magiging mas malala. Ang pagiging nasugatan sa lugar na ito, na hindi makasulong o umatras, ay karaniwang walang pinagkaiba sa paghihintay sa kamatayan. Pagtapos ng insidenteng ito, hindi na nang ahas si Dai Yuan na maliitin ang mga misteryo at panganib ng 3 layer na ito at maingat na sumunod sa likod ni Yang Kai. Nasugatan din si Yang Kai, ngunit kumpara sa kanyang kakayahan sa pagpapanumbalak, ang mga pinsalang ito ay hindi dapat banggitin. Pagkatapos umalis sa harang na ito, agad na dinala ni Yang Kai si Dai Yuan sa isang kalapit na pader ng bundok at binuksan ang isang kuweba. Sa loob ng kuwebang ito, tahimik silang 2 na dinilaan ng kanilang mga sugat na parang mga sugatang hayop. Hanggang sa makalipas ang 3 araw na ganap na gumaling ang mga sugat ni Dai Yuan ay nagpatuloy silang 2 sa kanilang paglalakbay. Ang iba't ibang pamamaraan na ipinakita ni Yang Kai at ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban na ipinakita niya ay nagpaunawa kay Dai Yuan na ang unang order na Saint King na ito ay talagang iba sa mga nakilala niya noon. Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa sa kanya, at ang iba't ibang pamamaraan na ipinakita niya ay hindi na niya kayang labanan, kaya ano ang masasabi tungkol sa kung ano ang hindi pa niya maipakita? Hindi katakatakang si Wei Gaochang, na napakayabang at mayabang, ay napakagalang sa kanya, malamang na alam na niya na si Yang Kai ay pambihira. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay nakatagpo si Dai Yuan ng ilang bihirang Fire Attribute Spirit Grass at mga gamot sa espirito. Sa tuwing mangyayari ito, magkukusa si Dai Yuan na kunin ang mga damong ito ng espirito at mga gamot sa espirito at iimbak ang mga ito gamit ang mga pinakaangkop na materyales. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit, ngunit nalaman niyang mukhang interesado ang babaeng ito sa mga halamang ito. Sa tuwing babalik siya mula sa pagpili ng mga ito, walang katapusang pag-uusapan niya ang tungkol sa mga ito, mula sa mga katangian ng panggamot ng mga ito, mga recipe ng tableta, mga paraan para mapawi ang mga likidong panggamot, at maging ang paggamit ng spirit arrays sa alchemy. Para bang walang hindi niya alam, at hindi siya umiwas sa kahit ano. Para bang ibang-iba na siyang tao sa dati niyang tahimik sa sarili. Sa oras na ito, nanatiling tahimik si Yang Kai at tahimik na nakinig. Kung sa ibang pagkakataon, talagang interesado siyang pag-usapan ng alchemy kay Dai Yuan. Nakikita rin niya na ang babaeng ito ay napakahusay sa alchemy way, at kahit na ang kanyang alchemy level ay hindi kasing taas nang sa kanya, walang masamang makipag-ugnayan sa kanya. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, ang kanyang isip ay nakatuon sa pagpino ng profound yin sunflower water at talagang wala siya sa mood na pag-usapan ang mga bagay na ito, kaya maaari lamang niyang palampasin ang pagkakataong makipagpalitan ng alchemy sa babaeng ito. Dahil sa katahimikan ni Yang Kai, medyo nadismaya si Dai Yuan. Palihim niyang naisip sa sarili, hindi kaya ang mga bagay ay tulad ng iniisip niya. Kung hindi, paanong hindi makapagsalita si Yang Kai sa mga damong ito ng espirito at mga gamot sa espirito, o kahit na magpakita ng anumang mga palatandaan ng Kananabik? Sinadya pa niyang mali ang pagkakasabi ng ilang impormasyon tungkol sa mga halamang gamot na ito, ngunit hindi nagpakita ng anumang intensyon si Yang Kai na itama siya, na naging dahilan para mag-alinlangan siya. Natural na hindi monopolyo ni Dai Yuan ang mga spirit grass at spirit medicines na pinili niya, at alam din niya sa sarili niya na kung hindi dahil kay Yang Kai, hindi siya makakapaglakbay ng ligtas sa ngayon, kaya kapag namamahagi ang mga halamang gamot, nagkusa siyang magtabi ng maliit na bahagi para sa kanyang sarili habang ibinibigay ang karamihan kay Yang Kai. Kaugnay nito, hindi tumanggi si Yang Kai. Siya at si Dai Yuan ay hindi nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan at nagtutulungan lamang sa paglalakbay na ito hanggang sa 3 layer, kaya natural, tatanggapin niya ang mga benepisyo na ibinigay sa kanya ng may malinis na budi. Naglakbay silang 2 hanggang sa 3 layer sa loob ng halos 10 araw, at sa oras na ito, nahihirapan na si Dai Yuan na sumulong. Ang matinding init sa kanyang paligid ay parang may gumagamit ng fire attribute attack, na patuloy na binobomba ang kanyang malambot na katawan. Kahit na may proteksyon ang kanyang artifact armor at ang pink na belo na nabuo sa kanyang katawan, si Dai Yuan ay pawis na pawis, ang kanyang mga damit ay dumidikit sa kanyang katawan, perpektong dinabalangkas ang kanyang katanji tanging figure. Kung hindi dahil sa paggamit niya ng libay na panyo upang takpan ang kanyang anyo, sa sandaling ito, natatakot siya na ang kanyang katawan ay nalantad na. Buti na lang, sila lang ni Yang Kai ang nandito, at naglalakad si Yang Kai sa unahan, kaya wala siyang balak lumingon. Sa bawat hakbang niya, kailangan niyang gumastos ng malaking halaga ng enerhiya. Bahagyang ng inag ang kanyang maselang katawan, at may bahagyang itim na gas na nakapaligid sa kanya.
Ito ang natatanging lason sa apoy ng disyerto ni Liu Yan, at hindi ganap na malabanan ni Dai Yuan ang lason ng apoy na ito. Ngayon na ang ilan sa mga ito ay sumalakay na sa kanyang katawan, ang sitwasyon ay lalala lamang kung siya ay patuloy na pasulong. Matapos maabot ang puntong ito, naisip na ni Dai Yuan na umatras, lihim na nagsisisi na malayo na ang kanyang narating. Gayunpaman, nagkaroon din siya ng mga paghihirap na hindi niya maipahayag. Siya at si Yang Kai ay nasa ikatlong layer na ng higit sa 10 araw, at kahit na gusto niyang umatras ngayon, hindi niya alam kung magagawa niya ito ng ligtas. Sa kasalukuyang sitwasyon, siya ay nakasakay sa isang tigre. Kaya lang niyang tumayo ng malakas at sumunod sa likuran ni Yang Kai nang walang sinasabi. Kahit na ang sitwasyon ni Yang Kai ay hindi kasing hirap nang sa kanya, hindi rin maganda ang pakiramdam niya. Ang kanyang balat ay nag-aapoy na parang nagninangas, at ang init at apoy na lason ay dumidiin sa kanya mula sa lahat ng direksyon, na nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang mga buto ay dinudurog. Kung hindi dahil sa napakalaking halaga ng Saint Chi sa kanyang katawan, si Yang Kai ay kailangang humanap ng lugar upang mabilis na maibalik ang kanyang sarili. Habang naglalakad sa harapan, ang divine sense ni Yang Kai ay patuloy na sinusubaybayan ang mga galaw ni Dai Yuan. Ang mahirap na hitsura ng babaeng ito ay natural na hindi makatakas sa kanyang pangunawa, kaya hindi nagmadali si Yang Kai na tulungan siya. Ang kapaligiran dito ay lubhang malupit, ngunit sa pamamagitan ng paglalakad sa malupit na kapaligiran na ito, ang isang tao ay makakapagpabagabag sa kadalisayan at densidad ng isang Saint Chi, na malaking pakinabang sa isang cultivator. Ang pagtulong sa kanya na labanan ng init at apoy na lason ay isang maliit na bagay lamang, ngunit kung mawawala niya ang pagkakataong ito upang maging mas malakas, ang mga natamo ay hindi sulit. Unti-unting sumusulong, ang bilis ng mag-asawa ay kasing bagal na ngayon ng pag-crawl ng pagungkumpara sa ilang araw na nakalipas, at habang lumalalim sila, mas naging malupit ang kapaligiran. Ang mga mata ni Yang Kai ay unti-unting nagpakita ng pagkasabik dahil kailangan niya ng ganitong uri ng mainit na kapaligiran, kaya natural, hindi niya hinintay na lumala ito. Palihim na naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Ayon sa kanyang mga obserbasyon nitong mga nakaraang araw at sa mga pagbabago sa kapaligiran, kailangan na lang niyang maglakad pasulong para sa 15 araw upang makahanap ng angkop na lokasyon. Sa oras na iyon, maaari niyang simulan ang pagpino ng profound yin sunflower water. Ang problema lang ay kung paano haharapin ang babaeng nasa likod niya. Marshall Peak, Kabanata 1234. Ika-apat na layer. Hindi inaasahan ni Yang Kai na pagkatapos ng malayo, hindi na siya makakahanap ng angkop na lugar para humiwalay kay Dai Yuan. Ang pag-abandona sa kanya ngayon ay katumbas ng pagkital ng kanyang buhay. Tila kailangang maghanap si Yang Kai ng isang angkop na lugar para sa kanyang tutuluyan sandali. Sinasamantala ang oras na ito, gagawin niya ang sarili niyang bagay. Hanggat sapat na ligtas ang lugar na iyon, sapat na para sa kanya na maghintay hanggang sa magsara ang Liuyan Sandfield. Sa oras na iyon, natural na ay teleport siya ng World Principles dito. Habang iniisip ito ni Yang Kai, biglang nagmula sa likuran niya ang malambing na sigaw ni Dai Yuan. Niwalis ni Yang Kai ang lugar gamit ang kanyang divine sense at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumipat ang kanyang figure sa gilid ni Dai Yuan at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Ang babaeng ito ay isang palaso na sa dulo ng paglipad nito at ang Saint Chi sa kanyang katawan ay natuyo hanggang sa puntong halos maubos na iyo. Ang kapangyarihan ng artifact armor at artifact armor na nagbabantay sa kanya ay hindi na maipapatupad. Sa sandaling mawalan ng bisa ang artifact armor at artifact armor, nagsimulang dumaan sa kanya ang nakakapasong heat waves mula sa lahat ng direksyon. Kung hindi pa kumilos ngayon si Yang Kai, naging abo na sana siya sa susunod na sandali. Hindi na talaga nakayanan ni Dai Yuan. Matapos buhatin ni Yang Kai, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap ng mahina habang ang kanyang mukha ay sobrang namutla at siya ay nahimiti ng walang ingay. Talagang sobra na niya ang kanyang sarili sa ganitong lawak. Hindi napigil ang matawa ni Yang Kai. Hindi pa niya napagmasdan ng mabuti ang sitwasyon sa loob ng katawan ni Dai Yuan noon at naisip na simula nang makahawak siya, tiyak na hindi pa siya natulak sa kanyang limitasyon, kaya siya ang nanguna. Kung alam niyang mangyayari ito, matagal na siyang kumilos. Ang katawan ni Dai Yuan ay malambot at malambot sa pagpindot, at may mapangakit na halimuyak na umaagos mula sa kanyang katawan. Higit pa rito, pagkatapos mawala ang makukulay na panyo, biglang tumambad sa harap ni Yang Kai ang basang pawis na katawan ng babaeng ito, isang tanawin na medyo nakakabighani. Itong babaeng ito, kung hindi dahil sa mukha niya, siguradong femme fatale siya. Dahan-dahang umiling, itinulak ni Yang Kai ang kanyang Saint Chi upang bumuo ng isang protection na kalasag sa paligid niya bago siya binuhat at dinala patungo sa kailaliman ng ikatlong layer. Dahan-dahang nagising si Dai Yuan, ngunit bago pa man niya imulat ang kanyang mga mata, naramdaman niyang nakalubog siya sa isang kapaligirang mayaman sa world energy. Ang Saint Chi sa kanyang katawan, na naubos na, ay tila nakabawi ng husto sa sandaling ito at ang hangin sa paligid niya ay sariwa at kaaya-aya. Nagkaroon pa ng mahinang halimuyak na panggamot sa hangin. Violet Fine Jade Fruit.
Bumilis ang tibok ng puso ni Dai Yuan at agad niyang natukoy ang pinanggalingan ng halimuyak na ito, mabilis na binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Ang kanyang magagandang mata ay agad na naakit ng isang purple spirit tree na tila suha sa di kalayuan. Ang parang baging na puno ng espirito ay pinagsama sa gitna ng ilang malalaking puno. Sa pagitan ng mga baging, may ilang mga string ng light purple, sparkling at translucent berries na kasimbango ng mga ubas. Hindi pa ito hinog. Nagpakita si Dai Yuan ng bahagyang dismayadong tingin. Ang purple fine jade fruit ay isang tunay na origin king grade low rank spirit fruit, kaya kung ito ay hinog na, ito ay dapat na natatakpan ng isang purple na glow at mukhang isang piraso ng katanji tanging purple jade. Kung ito ay ginamit para sa alchemy o direktang natupok, ito ay magiging malaking pakinabang sa isang cultivator. Ang mas bihira pa ay ang ganitong uri ng espiritong prutas ay katulad ng mga ubas at ginawa sa mga bangkos. Kapag ito ay lumitaw, magkakaroon ng malaking bilang ng mga ito. Kaya, sa sandaling maamoy ni Dai Yuan ang halimuyak, nagising siya. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay napakabihirang. Kung susuriing mabuti, nakita ni Dai Yuan na may mga malinaw na senyales na ang ilan sa mga baging ay naani kamakailan. Sa pag-iisip tungkol dito, agad na naunawaan ni Dai Yuan na si Yang Kai ang nag-ani sa kanila. Kasabay nito, naalala niya ang nangyari bago siya nawalan ng malay. Paglingon ni Dai Yuan, nakita ni Dai Yuan si Yang Kai na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Sa kasamaang palad, sa ilang kadahilanan, ang ekspresyon ni Yang Kai ay medyo madilim sa sandaling ito, na parabang siya ay napakalungkot. Nakakunot ang kanyang noo at tila nawawala sa pag-iisip, hindi man lang napansin na nagising na siya. Junior brother Yang, dahan-dahang bumangon si Dai Yuan at binati si Yang Kai. Ikaw ay gising. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo, ang malungkot na tingin sa kanyang mukha ay lubos na nagtatagpo, ngunit may bakas pa rin ang kalungkutan sa kanyang noo. Ang lugar na ito ay... Si Dai Yuan ay tumingin sa paligid na may kain na hinala. Ang nakita niya ay isang luntiang tanawin na puno ng huni ng mga ibon at mga bulaklak na namumukadkad kung saan-saan. Sa paligid niya ay gumugulong na mga bundok na nakataas sa mga ulap, na walang katapusan. Ang mayamang world energy aura ay naghalo sa mga ulap at tinakpan ng mga taluktok ng bundok, na tila ito ang base ng ilang dakilang sect. Rihim na nagulat si Dai Yuan. Ang lugar kung saan matatagpuan ang colored glass sect ay isa ring treasure trove, ngunit kumpara sa kapaligiran na nasa harapan niya, ito ay parang isang maliit na wizard na nakakatugon sa isang mahusay na wizard. Kung talagang mayroong kapangyarihan na nagtatag ng kanilang pundasyon dito, kung gayon anong uri ng makalangit at geographical na mga pakinabang ang dapat linangin ng kanilang mga disipulo. Paano magkakaroon ng ganoong kayamanan sa mundong ito? Bukod dito, sa pagtingin sa mga kabundukan, tila walang anumang bakas ng aktibidad ng tao, na parang hindi pa nagamit ang kayamanang ito. Gayunpaman, nang tumangala si Dai Yuan, nalaman niyang natatakpan ng pulang kurtina ang kalangitan, kaya imposibleng makakita ng anumang bituin, araw, o buwan, kaya medyo nalilito siya. Hindi na kailangang mag-alinlangan, ito pa rin ang Lilian Desert. Mahinang sabi ni Yang Kai. Sumimangot si Dai Yuan na tila naiintindihan. Bumalik na ba tayo sa pangalawang layer? Ang pangalawang layer. Sinulyapan siya ni Yang Kai saglit bago biglang ngumiti at umiling. Hindi, ito ang pang-apat na layer. Ano? Bulalas ni Dai Yuan. Ang ika-apat na layer. N, ang pang-apat na layer, pressure area. Ang boses ni Yang Kai ay naging mas seryoso. Ah, hindi napigilan ni Dai Yuan na takpan ang kanyang bibig. Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, ang kanyang magagandang mga mata ay nanginginig ng husto habang hindi niya mapigil ang mapaungol. Talagang mayroong pang-apat na layer na pressure area. Itinagilad ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagtanong. Alam mo bang mayroong ganoong lugar? Natigilan sandali si Dai Yuan bago umiling. Hindi ko alam, may mga haka-haka lang ako noon. Dahil ang unang layer na flame area ay humahantong sa pangalawang layer na treasure area, pagkatapos ng ikatlong layer na flame area, maaaring may isa pa. Pressure area, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapatunay sa aking mga naunang haka-haka. Nakinig si Yang Kai sa kanya at bahagyang tumango. Hindi lang si Dai Yuan ang nagkaroon ng ganoong mga hinala noon, mayroon din siyang mga iyon, ngunit nang talagang tumuntong siya sa lugar na ito, ang kanyang kalooban ay naging lubhang maislan. Hindi tulad ng pananabik at kagalakan ni Dai Yuan sa pagtuklas ng isang bagong mundo, si Yang Kai, pagkatapos maranasan ang unang sorpresa, ay nakadama ng higit na pakiramdam ng pagkawala kay sa anupaman. Dahil hindi niya nakuha ang kapaligiran na pinakagusto niya. Matapos mawalan ng malay si Dai Yuan ilang araw na ang nakalipas, dinala siya ni Yang Kai ng mas malalim sa lugar na ito at malapit na niyang matugunan ang kanyang mga kinakailangan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumaan sila sa ikatlong layer at sumugod sa ikaapat na layer. Noong una, may ilang naisip si Yang Kai na kunin ang mga bagay pagdating nila, iniisip na hindi masama ang lugar na ito at ang pagpino sa Profound Yin Sunflower Water ay hindi isang bagay na nagmamadali siyang gawin.
Ngunit sa kanyang malaking pagkabigo, ang mga kayamanan ng langit at lupa na nilalaman sa ika-apat na antas ay talagang lubhang mahirap makuha. Patuloy siyang naghanap sa loob ng ilang araw, ngunit nakakita lang siya ng violet jade fruit tree 2 oras na ang nakalipas at pumutol ng 2 string ng violet jade fruits. Galit na galit ito at malabo na ipinaramdam sa kanya na siya ay nalinlang. Nang walang mahanap na angkop na kapaligiran at sa kakaunting precious treasures dito, kakaiba kung makaramdam siya ng saya. Ang tanging bagay na nagpasaya sa kanya ay ang sa wakas ay makakahiwalay na siya kay Dai Yuan. Sa pagpapas siya, sinabi ni Yang Kai, "Sister Dai Yuan, ilang araw na akong gumagala dito at bahagyang nag-imbestiga sa kapaligiran. Wala akong nakitang bakas ng anumang monster beast dito, at walang anumang hadlang, kaya napakaligtas ng lugar na ito." Nagulat si Dai Yuan, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, ngumiti siya ng may pagkaunawa at nagtanong, "Junior Brother Yang, kikilos ka ba mag-isa?" Nang makita ni Dai Yuan ang kanyang iniisip, walang itinago si Yang Kai. "Ganun ba?" Malumanay na tumanggo si Dai Yuan. "Mabuti, naghahanap lang ako ng isang uri ng spirit grass dito. Dahil ligtas ang lugar na ito, hindi naguguluhin pa ni Dai Yuan si Junior Brother. Sinayang ko rin marami kang oras sa daan. Ayos lang, maghihiwalay na tayo ng landas dito. Sana mahanap ni Sister Dai Yuan ang hinahanap niya." Sabi ni Yang Kai bago pa simpleng naglakad palayo. Ang araw bago nagsara ang Liuyan Sandfield ay hindi malayo, kaya kailangan niyang bilisan ang kanyang lakad. Matapos maglakad ng kaunting distansya, biglang tumawag si Dai Yuan mula sa likuran. "Junior Brother Yang, may iba pa ba?" Tumingon si Yang Kai at nagtanong. Marahang kinagat ni Dai Yuan ang kanyang mapupulang labi at bahagyang ngumiti. Gustong bisitahin ni Dai Yuan si Junior Brother Yang para ipahayag ang kanyang pasasalamat. "Siguro kung tatanggapin ako ni Junior Brother Yang." Lumiwanag sandali ang ekspresyon ni Yang Kai bago siya mabilis na tumanggo. "Natural, kung saan ako nakatira, maaari mong tanungin si Wei Gochang kung kailan ka dumating." "Mabuti." Nang makitang sumang-ayon si Yang Kai, ngumiti si Dai Yuan, tila nakaka-relax. "Tama iyan." Biglang may naalala si Yang Kai. Kahit na ang mga elite na disipulo ng iba't ibang dakilang puwersa ay maagang umalis at maaaring wala nang ibang papasok sa ika-apat na layer, kailangan mo pa ring mag-ingat. Pakiramdam ko ang taong iyon mula sa Star Emperor sect ay punta ka din dito. Ang taong iyon, ang imahe ng walang malasakit na lalaki ay biglang lumitaw sa isip ni Dai Yuan at bahagya niyang sinabi. "Kung ang taong iyon, kung gayon hindi ito isang malaking bagay. Basta hindi ko siya ay provoke, ayos lang ako." Bahagyang tumanggo si Yang Kai at hindi na nagsalita pa, ang kanyang figure ay kumikislap ng ilang beses bago nawala sa paningin ni Dai Yuan at bumulusok sa Rolling Mountain Range sa unahan. Gusto niyang lumalim. Naghintay si Dai Yuan hanggang sa umalis si Yang Kai bago bumulong sa sarili ng may pag-iisip. Parang hindi pangkaraniwan ang secret technique na gustong linangin ni Junior Brother Yang, talagang gusto niyang lumalim pa. Sa kanyang katalinuhan, natural na nakikita niya sa isang sulyap na gustong palalimin ni Yang Kai para makita kung mayroong ikalimang layer na flame area. Kahit na ang kapaligiran ng ikatlong layer ay hindi matugunan ang kanyang mga kinakailangan, kaya maaari lamang siyang umasa na makapasok sa ikalimang layer. Nakatayo sa pwesto at nanunood saglit, ang bibig ni Dai Yuan ay pumulupot sa isang mapait na ngiti. Palagi niyang nararamdaman na ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan, at kahit na hindi siya kasing lakas ni Nafang Tianzong, Ku Changfeng, at iba pa, mas malakas pa rin siya kaysa sa karaniwang Third Order Saint King, ngunit ngayon kumpara kay Yang Kai, sa wakas ay naunawaan niya na siya ay naging palaka sa isang balon. Sa mundong ito, mayroon talagang isang kamanghamanghang karakter. Naroon din ang lalaking iyon mula sa Star Emperor sect na isang napakapangit na pag-iral. Noong inaadaw nila ang Red Candle Fruit, hindi mapigilan ni Dai Yuan na makaramdam ng kaunting pangamba sa tuwing nakikita siyang kumikilos. Nakakatakot lang ang combat power na ipinakita niya. Hindi alam ni Dai Yuan kung sino ang mas malakas at kung sino ang hihina kung magkita ang dalawang ito. Marshall Peak, Kabanata 1235. Mga guho ng sekta. Sa pamamagitan ng Rolling Mountain Range, gumagalaw ang figure ni Yang Kai na parang kidlat. Bagamat pinipigilan pa rin siya ng ilang uri ng hindi maipaliwanag na mga prinsipyo ng mundo at hindi niya magawang lumipad, nang hindi pinipigilan siya ni Dai Yuan, nagamit ni Yang Kai ang kanyang wind at thunder wings para mabilis na sumulong. Walang intensyon si Yang Kai na manatili sa ika-apat na layer ng matagal. Bagamat alam niya na malamang na mayroong ilang mga pambihirang damong espiritu at mga damot sa espiritu dito, ang paghahanap sa mga ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Gustong makita ni Yang Kai kung mayroong ikalimang layer na flame area. Kung mayroon, ang pinakamalaking layunin ng paglalakbay na ito ay makakamit. Ang bulubundukin ay napakalaki, at sa sandaling pumasok si Yang Kai, naramdaman niya na ang aura ng world energy dito ay napakayaman. Ito ay mas mahusay kaysa sa alinman sa mga bituin na napuntahan niya dati, kahit na bahagyang maihahambing sa misteryosong lumulutang na kontinente.
Ang bulubundukin ay nababalot ng mga ulap, at ang malalaking kumpol ng mga ulap na puti ng niyebe ay lumutang sa kailaliman ng bulubundukin na parang bulak, na malayang umaanod sa halos kalahati ng bundok. Kung ikukumpara sa Dragon Cave Mountain, ang pagkakaiba ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa, sadyang walang paghahambing. Napuno ng pagkabigla at pinanabik ang mga mata ni Yang Kai habang palihim niyang iniisip na kung hindi ito ang Liyuan Desert, isang restricted area on Shadowed Star, itong gamulong bulubundukin lamang ay sapat na para labanan ng lahat ng dakilang puwersa at dakilang sekta. Alin sa mga dakilang puwersa at dakilang sekta na iyon ang hindi matatagpuan sa isang lugar na may mayaman na aura ng world energy. Kahit na ang pundasyon ng bawat isa sa mga dakilang puwersang ito ay may napakalaking earth vein sa ilalim nito. Tanging ang world energy na ibinubuga ng earth veins na ito ang makapagbibigay daan sa isang sekta na tumagal ng libu-libong taon nang hindi bumagsak, na nagpapahintulot sa mga alagad nito na makamit ang dalawang beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Halimbawa, ang Nine Heavens Holy Land ng Tongzuan Realm. Sa pagkakaalam ni Yang Kai, ang Nine Heavens Holy Land ay may malaking earth vein sa ilalim ng siyam na taluktok nito, kaya naman napakakapal ng aura ng world energy sa pagitan ng siyam na mga taluktok nito. Ganoon din ang Soaring Heaven Sect. Ang Soaring Heaven Sect ay mayroon ding earth veins sa ilalim ng 108 taluktok nito. Ang ancestral founder ng alinmang sect ay hindi pipiliin na iset up ang kanilang sect sa isang lugar na may baog na world energy aura. Ang unang kondisyon para sa pag-set up ng isang sekta ay dapat mayroong earth vein, at mas malaki at mas mataas ang kalidad, mas mabuti. At itong tuloy-tuloy na bulubundukin sa harapan niya ay talagang ang pinakamagandang lugar para magtatag ng isang sekta. Kung hahayaan niya ang kanyang mga alagad na magtanim dito, magkakaroon sila ng pinakamagandang oras at lugar, at mas mabilis silang lumaki kaysa sa mga ordinaryong tao. Natitiyak ni Yang Kai na dapat mayroong hindi bababa sa isa o higit pang mga high-grade earth veins sa ilalim ng bulubunduking ito. Sa kasamaang palad, ito ang Liyuan Desert. Paminsan-minsan lang itong magbubukas, at magsasara muli sa loob ng wala pang kalahating taon. Walang makakapagtayo ng sekta dito, at walang makakatagal dito para linangin. Paulit-ulit na bamantong hininga si Yang Kai. Bagamat nag-iisa siya ngayon, marami pa rin siyang kamag-anak at kaibigan na naiwan sa Tongzuan Realm. Kung makakabalik siya balang araw at dalhin sila sa teritoryo ng Tongzuan, ang bulubunduking ito ay tiyak na magiging magandang lugar para manirahan. Siyempre, bago iyon, kailangan niyang magkaroon ng lakas para protektahan ang sarili, kung hindi, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Ipinilig ang kanyang ulo at iwaksi ang lahat ng nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan, nagpatuloy si Yang Kai sa kanyang paglalakad. Ang bulubundukin ay sobrang tahimik at eleganteng, na walang nakikitang mga ibon o hayop. Tila sa ikaapat na layer na ito, si Yang Kai ang tanging buhay na tao. Gaya ng inaasahan niya, kahit na may mga damong espiritu at mga gamot sa espiritu sa lugar na ito, napakabihirang mga ito, dahil sa daan, hindi na nakatagpo si Yang Kai ng anumang mga damong espiritu o mga gamot sa espiritu, at wala kahit kititing na gamot. Bango sa hangin. 10 araw pagkatapos pumasok si Yang Kai sa bulubunduking ito, habang nagmamadali siya, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at huminto siya, nakasimangot habang nakikinig ng mabuti, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakarinig siya ng ilang marahas na tunog na nagmumula sa kung saan sa kanyang harapan. May tao ba doon? Isa pa, nauna pa talaga sa kanya ang taong iyon. Isang malamig at walang pakialam na mukha ang sumagi sa isip ni Yang Kai habang palihim niyang iniisip kung ang taong iyon ang pumasok sa lugar na ito. Sa pakikinig sa mga tunog, tila walang anumang uri ng labanan na nagaganap, ngunit sa halip ay may binobomba ang nasa harapan niya. Ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmumula sa direksyong iyon, na lumilikha ng malaking kaguluhan. Biglang naging curious si Yang Kai. 10 araw na siyang nakapasok sa bulubunduki na ito at wala pang nakakasalubong, kaya ngayong may nauna na sa kanya at gumagawa ng kakaibang ingay, natural na nakakuha ito ng atensyon niya. Pidya lang hininga, tahimik na sumulong si Yang Kai, gustong makita kung ano ang nangyayari. Kahit na si Yang Kai ay hindi naigalinang ng anumang uri ng Chi Concealment Secret Art, ang kanyang divine sense ay napakalakas, kaya hanggat hindi siya gagawa ng anumang halatang paggalaw, hanggat ang cultivation ng kabilang partido ay hindi mas mataas kaysa sa kanya, hindi nila siya dapat ma-detect. Tahimik na lumalapit, habang papalapit siya sa pinanggalingan ng tunog, mas nararamdaman ni Yang Kai kung gaano kakilakilabot ang mga pamamaraan ng taong ito. Pagkatapos umabant ng ilang dosenang kilometro, huminto si Yang Kai at tumingin sa harap, hindi napigilan ng kanyang puso na manginig habang may nakitang takot sa kanyang mukha. 1,000 metro sa kanyang harapan, lumitaw ang isang lalaking may hugis espada at may pait na mukha. Ito ay walang iba kundi ang lalaking mula sa Star Emperor sect na naghiwa ng pulang kandila na prutas sa ilang piraso sa harap ng mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, ang nakakagulat na pagbabago ng Saint Chi ay pumuputok mula sa katawan ng lalaking ito.
Gamit ang ilang uri ng hindi kilalang secret technique, ang lalaking ito ay talagang lumulutang ng 1 metro sa ibabaw ng lupa, ngunit ang kanyang matipunong katawan ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mukha ay namumula habang desperadong itinulak niya ang kanyang Saint Chi. Hawak ang isang hindi mapansing silver flood dragon spear sa kanyang kamay, nagpadala siya ng isang barrage ng mga sibat patungo sa walang laman sa kanyang harapan. Ang hindi maipaliwanag na ikinasindak ni Yang Kai ay hindi ang mga nakakagulat na pamamaraan na ipinakita ng lalaking ito. Pambihira talaga ang mga pamamaraan ng lalaking ito. Ang Silver Flood Dragon Spear na ipinadala niya ay naging mga higanteng Silver Flood Dragon na galit na sumugod. Ang bawat isa sa mga Silver Flood Dragon na ito ay napakalakas na kahit si Yang Kai ay kailangang iwasan sila sa harap ng gayong marahas na pag-atake. Gayunpaman, tila may hindi nakikitang hadlang sa kawalan sa harap ng lalaking ito. Ang lahat ng mga Silver Dragon na tumalon ay naharang ng harang na ito. Sa kalagitnaan ng hangin, mayroon lamang mga layer ng ripples na patuloy na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga Silver Dragon ay bumalik ng paulit-ulit ng walang anumang tagumpay. Isang hadlang. Hindi, ito ay Mountain Defending Array. Tumibok ang puso ni Yang Kai. Minsan na siyang nagsilbi bilang Holy Master ng Nine Heavens Holy Land at nang ang Nine Heavens Holy Land ay kinugkob ng makapangyarihang mga kaaway, personal niyang na-activate ang Mountain Defending Array para protektahan ang siyam na mga taluktok, kaya sa sandaling ito, natural na niyang nakikita. Sa pamamagitan nito, sa napakatiwangwang bulubundukin kung saan kahit na mga insekto o ibon ay hindi makikita, talagang mayroong isang Mountain Defending Array. Higit pa rito, napakalalim ng Mountain Defending Array na ito. Gaano man ang pag-atake ng walang malasakit na lalaki mula sa Star Emperor Sect, na natili itong hindi gumagalaw, walang anumang palatandaan ng pinsala. Ang mukha ni Yang Kai ay puno ng pagkamangha. Ang Liuyan Sandfield ay umiral ng hindi bababa sa 10,000 taon, at mula sa 3rd layer pataas, walang sinuman ang nakatapak dito. Totoo rin ito para sa 4th at 5th layer, na nangangahulugan na ang Mountain Defending Array na ito ay umiral ng hindi bababa sa 10,000 taon. Kahit na matapos ang 10,000 taon, mayroon pa rin itong napakalakas na defensive function, kaya't maiisip na lamang ng isa kung gaano ito kalakas. Bakit nagkaroon ng Mountain Defending Array dito? Ang ganitong uri ng bagay ay karaniwang inayos ng isang sekta sa malaking gastos ng lakas tao at mga mapagkukunang pinansyal. Nilampasan ang mga mata ni Yang Kai ang disipulo ng Star Emperor Sect at tumingin pa sa malayo, nanliit ang kanyang mga mata sa gulat. Sa malayong hanay ng kabundukan, may makapal na ulap at ambon, at hindi mabilang na mga treasured na lupain ang pinoprotektahan ng Mountain Defending Array. Bagamat hindi niya makita kung gaano kataas ang mga bundok na ito o kung ano ang sitwasyon sa loob, malabo na nakikita ni Yang Kai ang ilang malabong bakas ng mga gusali sa mga ulap. Tila may mga Jade Palace, Pavilion, at Waterside Pavilion na nagbibigay ng kakaibang anyo. Gayunpaman, nang tingnang mabuti ni Yang Kai, nalaman niyang wala roon, tanging mga ulap lamang ang dahan-dahang dumadaloy sa mga ulap. Paminsan-minsan, may lalabas na gusali mula sa mga ulap. May sekta talaga dito. Bagamat lagi nang pinagsisihan ni Yang Kai na ang lugar na ito ay hindi maaaring gamitin bilang pundasyon para sa pagtatatag ng isang sekta, nang makumpirma niya na talagang mayroong isang sekta sa bulubunduking ito, nagulat siya. Sino ang maaaring magtayo ng isang sekta sa ganoong lugar? Anong uri ng mga tao ang naninirahan dito? Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, mahinang naramdaman ni Yang Kai na may mali. Ang taong iyon mula sa Star Emperor Sect ay gumawa ng napakalaking kaguluhan, kaya kung talagang may tao sa loob, hindi sana sila nakatayo lamang at nanunood at lalabas para turuan siya ng leksyon. Parang walang tao sa sektang ito, sira lang. Matapos itong maunawaan, tumibok ng malakas ang puso ni Yang Kai. Isang pagkasira ng sekta, at sa paghusga mula sa sulok ng mga palasyo ng Jade na paminsan-minsan ay nakalantad, ang pagkasira ng sekta na ito ay tila naingatan ng husto. Kung makapasok siya sa loob, baka marami siyang mahanap na magagandang bagay. Ang kakayahang magtayo ng isang sekta sa ganoong lugar at mag-ayos ng napakalakas na Mountain Defending Array, ang sekta ito ay tiyak na hindi isang hindi kilalang pag-iral libu-libong taon na ang nakalilipas. Paanong walang maraming magagandang bagay sa loob? Sino ta? Isang mahinang sigaw ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Yang Kai, na nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkabigla. Kasabay nito, ang kanyang knowledge sea ay nanginag, na parabang isang hindi nakikitang tinak ang nabasag dito. Nanlamig ang mukha ni Yang Kai at mabilis niyang hinimok ang kanyang espiritual na enerhiya na labanan ang pag-atake na sinusubukang lusutan ang depensa ng kanyang knowledge sea. Kasabay nito, ang kanyang figure ay kumikislap at nawala, na muling lumitaw ng higit sa 100 metro ang layo. Ha! Ang walang malasakit na lalaki mula sa Star Emperor Sect ay tumigil sa kanyang ginagawa at dumapa sa lupa, hawak ang Silver Flood Dragon Spear sa kanyang kamay habang nakatingin kay Yang Kai na may bahagyang nagulat na ekspresyon. Mapait nang umiti si Yang Kai, alam na dahil natuklasan niya ang pagkasira ng sect ngayon, medyo nasasabik siya,
kaya naman natuklasan siya ng kabilang partido. Dahil siya ay natuklasan, si Yang Kai ay nagpakita lamang ng hayagan. Sa anumang kaso, wala siyang anumang masamang intensyon sa lalaking ito, kaya natural, hindi na kailangang mapahiya. Ikaw. Ang cultivator mula sa Star Emperor sect ay nagsuot ng kakaibang ekspresyon. Dalawang beses niyang nakilala si Yang Kai, isang beses sa Stalactite Cave at isang beses noong inaagaw nila ang Red Candle Fruit, ngunit mula simula hanggang dulo, hindi niya napansin na itinago ni Yang Kai ang kanyang lakas ng ganoon kalalim. Ngayon lang, ang kanyang soul attack ay tahimik na naresolba ng kabilang partido, na nagpakita kung gaano siya kalakas. Dahil dito, muling suriin ang walang malasakit na lalaki si Yang Kai, na gustong makita kung itinatago niya ang kanyang cultivation. Martial Peak, Kabanata 1236. Ikalimang Layer. Gayunpaman, sa pagkabigo ng walang malasakit na lalaki, gaano man siya nagmamasid, wala siyang makitang anumang bakas ng pagtatago ni Yang Kai sa kanyang cultivation, na parabang isa lamang siyang First Order Saint King Cultivator. Hindi niya intensyon na palalimin pa ito. Siya mismo ay mula sa Star Emperor sect at isang walang katulad na henyo, kaya kahit na talagang itinatago ni Yang Kai ang kanyang cultivation, hindi siya matatakot sa kanya. Higit pa rito, ang kabilang partido ay maaaring naigalinang ng ilang uri ng secret technique o nagsuot ng ilang uri ng misteryosong artifact na nagpapahintulot sa kanya na ipakita ang kanyang cultivation bilang First Order Saint King. Ayaw lang niyang maniwala na nasa ganitong level lang si Yang Kai. Kaibigan, huwag mong intindihin. Sumimangot si Yang Kai. May narinig lang akong paggalaw dito, kaya lumapit ako para tingnan. Bahagyang paliwanag niya, hindi dahil natatakot siya sa taong ito, kundi dahil ang kabilang partido ay halatang hindi isang taong dapat pagtripan. Hindi gustong makipag-away ni Yang Kai sa kanya sa mapahamak na lugar na ito dahil sa maliit na hindi pagkakaunawaan. Sa kanyang pagtataka, ang kabilang partido ay marahang tumanggo, ang pagbabantay sa kanyang mukha ay lubhang nabawasan, hindi nagpapakita ng anumang intensyon na umatake, kahit nabawiin ang kanyang Silver Flood Dragon Spear. Nang hindi nagtatanong ng anuman, ang walang malasakit na lalaki ay biglang nagtanong. Paano kita haharapin? Nag-alinlangan sandali si Yang Kai bago iulat ang kanyang pangalan. Leng Qi. Iniulat din ng kabilang partido ang kanyang pangalan. Napasimangot si Yang Kai nang hindi sinasadya. Hindi siya naniniwalang darating ang ibang partido na ito para makipagkilala sa kanya ng walang dahilan. Ang taong ito ay hindi kailanman nagsalita nang kaharap si Fang Tianzong, Ku Changfeng, at ang iba pa, kaya't halatang isa siyang mapagmataas at mayabang na tao na hindi naglagay ng sino man sa kanyang mga mata, ngunit ngayong nagpakilala na talaga siya rito, hindi mapigilan ni Yang Kai na maging mapagbantay. Maingat na sumulyap sa nagbabadyang jade na mga palasyo sa loob ng Mountain Defending Array, lalo pang kumunot ang noo ni Yang Kai. Oo nga, dahil nag-aalala siya, sinabi ng lalaking ito na nagngangalang Leng Qi. Interesado ka bang magsanib puwersa para sirain itong Mountain Defending Array? Sorry, hindi ako interesado. Hindi man lang inisip ni Yang Kai ang tungkol dito at agad na umiling. Nagulat si Leng Qi, na parang hindi niya inaasahan na may isang tao sa mundong ito na tatanggi sa kanyang proposal. At saka, sa ganitong sitwasyon, hindi ba siya interesado sa sect ruins sa loob? Mabilis na nag-isip, mahinang sinabi ni Leng Qi. Sa tingin mo ba hindi natin masisira itong spirit array gamit ang ating kakayahan? And, sa tingin ko ay wala ng pag-asa, kaya ayokong sayangin ang aking lakas. Kalmado at tapat ni Yang Kai. Nang masira ng taong ito ang Mountain Defending Array, ang mga pagsisikap ni Yang Kai ay masusing na pagmasdan, at ang sa pinakalabas na layers ay ang unang layer lamang. Siyempre, kung ang isang tao ay hindi maramaw sa pagkonsumo ng Golden Blood at direktang gumamit ng isang dosenang patak ng Golden Blood, posibleng makamit ang ganoong tagumpay. Ngunit paano kung maaari niyang masira ang panlabas na layer ng protection na kalasag? Hindi na kailangan gamitin ni Yang Kai ang kanyang mga daliri sa paa para isipin na maraming mga hadlang at panganib na nakaabang sa loob. Tiyak na may mas malakas na mga hadlang na naghihintay na malagpasan, ngunit si Yang Kai ay walang ganoong tiwala, di wala siyang oras na magaksaya rito. Ang Mountain Defending Array ng isang great sect mula sa 10,000 taon na ang nakakaraan ay pinakamahusay na naiwasan. Kaya, tinanggihan ni Yang Kai ang panukala ni Leng Qing ng walang pag-aalinlangan, hindi man lang nag-abala na subukan. Anong iniisip mong hindi ko ito masisira? Ang hindi inaasahan ni Yang Kai ay ang lalaking ito, na palaging may malamig na ekspresyon, pagkatapos marinig ang prangka na pag-amin ni Yang Kai, ay talagang nagpakita ng mabangis na ekspresyon, na parabang naiinis siya na siya ay minamaliit, at isang mapanganib na aura ang dahan-dahang lumabas. Mula sa kanyang katawan, naningkit ang mga mata ni Yang Kai habang walang pakialam na sinabi niya. Kung sa tingin mo ay masisira mo ito, huwag mag-atubiling gawin ito. Mag-iwan muna ako. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, nawala sa gubat ng ilang talon. Tinitigan ni Leng Qing ang likod ni Yang Kai habang siya ay nawala, hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Hindi niya alam kung bakit,
Ngunit ang cultivator na ito na tinatawag na Yang Kai ay talagang hindi nataranta ng humarap sa kanya, hindi man lang nagpakita ng kahit kititing na pahiwatig ng takot. Sa katunayan, sa sandaling iyon, binigyan pa niya siya ng isang pakiramdam ng panganib. Bagamat saglit lang lumitaw ang pakiramdam na ito, sapat na para kay Leng Qing na maging mapagbantay. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay lumitaw lamang sa napakalakas na mga tao. May kakayahan kaya itong si Yang Kai na saktan siya. Umiling si Leng Qing, nagpa siya na huwag masyadong isipin ang bagay na ito. Nagpa siya siyang maghintay hanggang sa bumalik siya sa Star King Mountain bago siya pumunta para tanungin ang mga matandang umutot na iyon kung may iba pang nakatagong eksperto sa mundong ito na maaaring mag-alaga ng kakaibang disipulo. Pagkatapos tumakbo ni Yang Kai ng 30 kilometro, muli niyang narinig ang sunod-sunod na marahas na ugong sa likuran niya. Malinaw, ang lalaking iyon na tinatawag na Leng Qing ay muling umaatake sa Mountain Defending Array. Dahil ang iba ay handang gawin ang gayong walang pasasalamat na gawain, walang pakialam si Yang Kai, hanggat hindi niya ito ginawa sa kanyang sarili, ayos lang. Noong una, binalaan ni Yang Kai si Dai Yuan na huwag tumakbo sa cultivator na ito na tinatawag na Leng Qing, ngunit ngayon ay tila hindi sila magkikita ng harapan. Hanggat patuloy na inaatake ni Leng Qing ang Mountain Defending Array, hindi nakakapagtaka kung maubusan siya ng oras. Si Dai Yuan, sa kabilang banda, ay naghahanap ng isang uri ng espiritong damo, kaya hindi siya dapat na may katangahang tumakbo kay Leng Qing. Dahil sa sagabal sa Mountain Garden Array, walang choice si Yang Kai kundi ang lumihis ng mahabang daan. Paminsan-minsan, nasusulyapan niya ang ilang gusali sa pagitan ng maraming taluktok. Pagkalipas ng 10 araw, naramdaman pa rin ni Yang Kai ang pagkakaroon ng Mountain Defending Array, na naging sanhi ng pagkabigla ng kanyang puso. Ang Mountain Garden Formation ay sumasakop sa isang lugar na hindi bababa sa ilang libong milya, at ang espasyo sa loob ng hanay na ito ay napuno ng mga guho ng sekta mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahanga-hanga ang sektang ito 10,000 taon na ang nakalilipas, at kung gaano karaming mga disipulo ang mayroon sa sektang ito. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay ang napakalaking sekta na ngayon ay ganap na walang laman. Habang nasa daan, hindi nakakuha si Yang Kai ng anumang ani, ngunit pagkaraan ng 10 araw, sa wakas ay umalis siya sa hanay ng Mountain Defending Array. Sa gilid ng abot-tanaw, may bahagyang bakas ng maliwanag na pulang ilaw. Nang pumasok ang sinag ng liwanag na ito sa kanyang mga mata, hindi napigilan ni Yang Kai ang mapangiti. Tama ang kanyang hula, mayroon talagang 5 layer na mas malalim sa 4 na layer. At ang 5 layer na ito ay ang flame area. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang nangyayari sa Liuyan Sandfield na ito, ngunit sa pagbibilang sa flame area na hindi pa niya nararating, si Yang Kai ay dumaan na sa 2 magkatulad na layer ng teritoryo. Sa sandaling pag-isipan ito, natuklasan ni Yang Kai na kung titingnan niya ang Liuyan Sandfield mula sa isang mataas na altitude, tiyak na makikita niya ito bilang isang layered structure, na parang may naglagay ng 3 sobrang init na singsing sa lupa. Upang ihiwalay ito sa ibang bahagi ng mundo. Kung iisipin, kumirat ang puso ni Yang Kai. Dahil ito ang nangyari, dapat ay mayroong 6 na layer. Pagkatapos ng sandaling tumangala, hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Hindi pa nga niya naaabot ang 5 layer kaya hindi niya alam kung makakalusot pa siya kaya sa ngayon ay ayaw muna niyang isipin ang 6 na layer. Kung maaari, handa si Yang Kai na mag-imbestiga, ngunit ang oras ay mahalaga. Kung mas malalim ang napunta sa Liuyan Sandfield, mas kakaunting espasyo ang maaaring gumalaw sa paligid. 2 araw pagkatapos matuklasan ni Yang Kai ang pulang ilaw, dumating siya sa gilid ng 5 layer. Bago pa man pumasok, naramdaman ni Yang Kai ang nakakapasong init na nagmumula sa 5 layer. Ang kapangyarihang nakapaloob sa 5 layer ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng 3 layer. Habang tuwang-tuwa si Yang Kai, naging marangal din ang kanyang ekspresyon. Itinulak ang kanyang Saint Chi upang bumuo ng isang protection na kalasag sa paligid, maingat siyang humakbang pasulong. Sa isang hakbang lang, si Yang Kai ay tila napunta sa isang ganap na kakaibang mundo. Sa paligid niya ay isang dagat ng pula, at mula sa lahat ng direksyon, mayroong isang marahas na alon ng init. Ang sobrang mayamang fire attribute aura ay talagang nakondense sa isang tangible substance, tulad ng maliliit na ahas na pumulupot kay Yang Kai at nakakabit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai ang sakit sa buong katawan, na parabang malapit na siyang mag-apoy. Maging ang Saint Chi na dumadaloy sa kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkulo. Nagbago ang mukha ni Yang Kai habang nagmamadaling itinulak ang kanyang Saint Chi para palabasan ang kanyang demonic flame. Gayunpaman, hindi napigilan ang kanyang demonic flame ang pagsalakay ng heatwave. Ang maliliit na ahas ng fire attribute aura at ng demonic flame ay nagsimulang makipaglaban ng husto sa katawan ni Yang Kai, ang isang panig ay sumalakay habang ang isa naman ay humahadlang, na lumikha ng isang napakabangis na eksena. Ang Saint Chi sa katawan ni Yang Kai ay parang sirang dam, bumubulusok ng mabangis.
Trihim na nagulat si Yang Kai habang kalmado siyang naglabas ng 2 piraso ng high-rank Saint Crystal. Hawak ang isa sa bawat kamay habang baliw niyang hinihigop ang enerhiya mula sa kanila. Sa antas ng pagkonsumo na ito, kung hindi nadagdagan ni Yang Kai ang kanyang sarili, ang Saint Chi sa kanyang katawan ay mauubos sa madaling panahon. Kapag naubos na ito, kailangan niyang pasabugan ang kanyang gininto ang dugo at gawing Saint Chi. Sa paglalakbay na ito sa Liuyan Sandfield, gumamit si Yang Kai ng ilang patak ng Golden Blood at nasaksihan ang kapangyarihan nito, kaya natural, ayaw niyang sayangin ito. Step by step, walang choice si Yang Kai kundi pataasin ang output ng kanyang Saint Chi sa tuwing lumalalim siya. Ang mga Saint Crystal na hawak niya sa kanyang mga kamay ay sunod-sunod na pinalitan, at sa loob lamang ng kalahating araw, naubos na niya ang higit sa 10,000 Saint Crystal at naabsorb ang lahat ng kanilang enerhiya, na ginawa itong alabok. Tanging ang matapang na pangangatawan ni Yang Kai ang makakasuporta sa gayong walang prinsipyong pagsipsip ng enerhiya ni Saint Crystal. Kung ito ay iba pang cultivator na may mahinang pangangatawan o Meridian, tiyak na sisabog sila at mamamatay. Ang mga restorative pills na inihanda ni Yang Kai kanina sa wakas ay nagamit na sa sandaling ito. Ginamit pa ni Yang Kai ang kanyang Myriad Drug Liquid, na matagal na niyang hindi ginagamit. Bagamat nakakatakot ang pagkonsumo, hindi natakot si Yang Kai, dahil kahit naubos ang kanyang gininto ang dugo, maaari pa rin niyang hiramin ang kapangyarihan ng Divine Tree. Gayunpaman, ang Divine Tree ay nasa mahimbing na tulog at tila nasa bingit ng pag-unlad, kaya maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi nais ni Yang Kai na abalahin ito. Pagkaraan ng isang araw, walang pagpipilian si Yang Kai kundi huminto. Bagamat habang siya ay lumayo, mas naging mainit ang kapaligiran at mas nakakatulong ito para sa pagdadalisay ng profound yin sunflower water, ito ay halos kanyang limitasyon. Kung magpapatuloy siya, maging ang kanyang buhay ay nasa panganib. Napakunot-nuo si Yang Kai at nag-isip sandali, ngunit nang malapit na siyang maghanap ng isang lugar para simulan ang pagpino ng profound yin sunflower water, isang dagandong na tunog ang biglang umalingaw sa kanyang mga tainga at ang lupa ay nagsimulang manginig ng husto. Ang mukha ni Yang Kai ay lumubog habang siya ay nakatayong hindi gumagalaw, inilabas ang kanyang divine sense upang siyasatin ang kanyang paligid.